Katulad nga po na sinabi ko kanina, hindi po ito yung first time ko na magtanim ng siling haba. So kapag malaki na po yung siling haba or siling panigang, ganito po ang nagiging itsura. Mabuhay! My name is Trini Saginsin and welcome to my YouTube channel, Channel 3 Philippines. Well, on today's video, ang gagawin ko naman ay magtatanim ako ng siling haba or siling panigang. Well, this is not my first time na magtanim ng siling panigang, pero gusto ko na ipakita sa inyo kung ano ang itsura ng siling panigang or siling haba. At ito, yun. Yan. Tinanim ko siya January 12. Ayan, January 12 at ngayon ay February 9 na. So ngayon ang gagawin ko ay itatransplant ko na siya sa hiwa-hiwalay na lupa para mas lalo silang lumago. Madami ang tinanim ko. Isang buong siling haba siya, kaya lang ang nakasurvive ay 1, 2, 3, 4, 5. Lima lang. Kasi alam niyo po, last month ay ang problema ay sobrang lamig. Tapos may time pa na bigla na lang umuulan. Tapos malakas pa. Eh, alam niyo naman, di ba? La Niña. So, yun ang masamang epekto sa halaman. Kumbaga, kung tayo nga, hindi natin matiis yung sobrang lamig, how much more yung mga halaman. So ito, lima lang yung nakasurvive, pero at least buti na lang may nakasurvive. Kasi, yun nga po, dahil ko sinasabi na nagtitinakas kami ng halaman. So kailangan talaga, may mag-survive doon sa mga tinatanim ko. So ngayon po, ayan, itatransplant ko na siya. At nakaready na po yung lupang paglilipatan ko. Pasensya na po, niready ko na kasi maliit lang ang memory card ko. Maliit lang ang space ng memory card ko. So, kaya kailangan naka-ready na. So, ito po, ang gamit ko dito ay loam soil at garden soil. 50% loam soil at 50% garden soil. Pasensya na po, maingay dahil nasa tabi po kami ng kasada. So, ayun po, kaya itatransplant ko na. So, eto na po, nailipat ko na po sa mga hiwa-hiwalay na lupa ang siling haba. So, lima sila. Ang nasabi ko po yata kanina ay anim. Lima lang po pala. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan po. At nakalimutan ko rin pong sabihin nga pala na February 9 na ngayon. So, next 4th week na po siya. So, almost 1 month na po itong siling haba. Kaya, it's time na rin po na i-transplant sila. And sana ay mas lumago sila dahil ngayon po ay hindi na po masyadong malamig unlike nitong last month na as in sobrang lamig. Ngayon po hindi na siya masyadong malamig, yun nga lang may time na makulimlim at umuulan pa rin pero hindi na po ganun kalakas. So yun po. Katulad nga po na sinabi ko kanina, hindi po ito yung first time ko na magtanim ng siling haba. So kapag malaki na po yung siling haba o siling panigang, ganito po ang nagiging itsura niya. Yan po. Ganito po ang nagiging bunga niyan. Tapos, ang pinagkaiba po niya kapag sa siling labuyo, ang bunga po niya ay ganito ang itsura niya. Pababa po, pababa ang siling haba. Doon niyo po malalaman yung pinagkaiba kung ang tinanim niyo bang sili ay siling haba o siling panigang. Kasi
may time po na nakakalito eh. Pag halimbawa po napagbaliktad niya yung sining haba at saka sining labuyo. Ang palatandaan po niya, ito po. Yung bunga po nila, nalaglag na. Pababa po. So, ibig sabihin, pagbababa yan, sining haba yan. Kasi nga po, humahaba pa yan. So, kumbaga, ngayon ko nga lang, lately ko lang na-realize na matalino talaga ang Diyos. Dahil, kumbaga, imagine niyo po kung ang sining haba ay patayo. So, mahihirapan yung bunga. So, ngayon po, ang sining panigang ay pababa po ang bunga niyan. Ganyan. Makikita niyo po yung pinagkaiba niya. Ito, katulad po nito. Ito po ang sining labuyo. Kita niyo, nakapatayo. Patayo po ang kanyang bunga, ang kanyang bulaklak, patayo din. Yan po. Yan po yung pinagkaiba ng dalawa. Sa bunga pa lang o sa bulaklak pa lang, doon niyo pala madi-differentiate yung pinagkaiba po ng dalawa. So, yan po. Samantalang itong sining haba, ito po, pababa po ang kanyang bunga or pababa ang kanyang bulaklak. So, yan po. At siguro po ito ay nasa mga mahigit 2 months na. Kung nagtataka po kayo kung bakit ganito lang kakaunti ang sining panigang na nandito sa harapan ko, kasi nga po ay tinitinda namin. So, di po ba tumaas yung bilihin ng sili, naging ginto ang presyo ng sili, kaya po naging mabilis din ang benta namin sa sili, sa siling haba at saka siling labuyo. Kaya ito na lang po yung natira sa mga tinanim ko. So, yan po. So, hanggang dito na lamang po at sana po ay may natutunan kayo sa aking vlog dito sa aking tinanim na siling panigang o siling haba. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!